Bagamat marami na raw tayong mga doktor na mas pinipili na ngayong manilbihan sa Pilipinas, problema pa rin ang mababang pasweldo para sa kanila. Kaya naman malakas pa rin ang hatak ng pag-a-abroad. Sa bansang Oman nga, nangangailangan daw ngayon ng mahigit 3,000 mga doktor at nurse. Live mula sa Quezon City, my report, si Raffy Tima. Raffy? Jessica, ang pangangailangan na yan ng bansang Oman ay inunsyo halos kasabay ng paglabas ng resulta ng katatapos lang na February 2013 Physician's Licensure Exam. Isang graduate ng University of Santo Tomas ang nanguna sa examination na yan at sa ating panayam sa kanya ay nangako siyang hindi lalabas ng Pilipinas at mananatili dito sa bayan para maglingkod sa mga kapwa Pilipino. Hindi sumabay sa mga kaklase si Chico Pangan ang mag-exam sila para sa August 2012 Physician Licensure Examination. Naoperahan daw kasi siya, kaya naman itong Pebrero lang siya kumuha ng pagsusulit. Laking gulat niya nang may tumawag at sinabing siyang top-notcher sa examination. Nasa mall ako, ninidistract ko po yung sarili ko. Tapos paano mo siya dinouble check na ikaw na ngayon nag-top? Sa internet po, sa website po ng PRC. Ayan, mukhang totoo naman pala. Sa Pampanga, pinili ni Chico na mag-internship matapos graduate sa University of Santo Tomas. Doon na rin daw niya isasagawa ang kanyang specialization. Wala na rin daw siyang balak lumabas ng bansa. The experience ko po yung pag nagtatanong-tanong po ako sa mga nauna sa akin, parang wala naman pong problema sa employment. Ang desisyon ni Chico, kagawian na rin daw ng karamihan sa mga bagong doktor sa bansa ayon sa Philippine Medical Association. Marami naman tayong mga openings dito sa mga hospitals natin sa buong Pilipinas na tumatanggap ng mga residency program para sila ay maging espesyalista. Kaya maganda naman ang kanilang hinaharap. At kung dati maraming doktor ang kumukuha ng kursong nursing para lang makapag-abroad, malaki na raw ang ibinawas nito nitong mga nakaraang taon. Kung meron man eh, hindi na marami. Dahil lang opportunity abroad para sa nurses ay medyo bawas na rin. Pero ayon sa PMA, malaking problema pa rin ang mababang sweldo ng mga doktor lalo na sa mga probinsya. Kaya naman hindi pa rin daw maiwasang may mga doktor na mag-isip umalis ng bansa, lalo na kung may magandang offer. Bagay na pilit naman umunong tinutugunan ng DOH. Kanina lang sinabi ng Department of Labor and Employment na nag-anunsyo ang bansang Oman na nangangailangan sila ng mahigit 3,000 mga doktor at nurse. May kakulangan daw kasi ngayon ang Oman ng mga medical professionals na posible unong umabot ng halos 9,000 pagdating ng 2015. Pero babala ng dole, tiyakin ng mga mag-a-apply sa Oman na dumaan sa POAA licensed recruitment agencies para hindi maloko ng mga illegal recruiter. Ayon sa Philippine Medical Association, Jessica, bagamat sa ngayon ay bumaba ang bilang ng mga doktor na umaalis ng bansa, ay posible manumuling manumbalik ang brain drain ng mga medical professionals kapag hindi natugunan ang problema sa mababang sweldo. Ito ay lalo na kapag nagkaroon ng mga oportunidad tulad ng inanunsyo ng bansang Oman. Jessica? Okay, pero sa ngayon yata, Raffy, wala tayong problemang ganyan kasi sobra-sobra, lalo na yung ating mga nurse, di ba? Meron tayong, kung di ako nagkakamali, almost 300,000 na mga nurse na walang trabaho. At alam ko rin, surplus din ang ating mga doktor, sobrang dami nila. Yes, Jessica, kaya nga maraming ospital yung talagang tumatanggap ng mga interns at mababa yung kanilang mga pasweldo. At sabi nga din ng PMA, pagkatapos ng specialization ng mga doktor na ito, ay doon na talaga magkakaroon ng problema kapag sila ay magtrabaho sa mga ospital. Swerte na lang kung may kumuha sa kanila. At kung sila naman ay mag-private practice, ay kung maging successful yung kanilang private practice, Jessica. Okay, pero alam ko rin na merong counterpart program ang ating gobyerno para yung ating mga medical professionals magsilbi naman dun sa mga malalayo nating mga probinsya at mga bayan-bayan, di ba? Ayan nga, Jessica, yung sinabi din ng PMA na tugon daw ng DOH dito nga sa problema ng kakulangan ng mga specialist at mga doktor sa mga malalayong mga probinsya. Pero ang problema ay kukonti yung mga nagvo-volunteer at kukonti yung tumutugon sa panawagan na yan dahil nga sa kahirapan din ng mga lugar na yan. May mga doktor nga, may mga ospital nga, pero kulang din naman sa mga kagamitan at sa mga gamot. At yun yung kanila nagiging problema kung kaya talagang malawakan yung kailangan tugon ng solusyon sa problemang ito, Jessica. Okay, alam mo, napaka-ironic ng sitwasyon natin, no? Isa sa mga matindi nating kakulangan at pangangailangan yung serbisyong medikal, gayong napakarami nating medical professionals. Tama, Jessica, at dumami talaga yung mga medical professionals, lalo na yung mga nurse, nung magkaroon ng boom ng pangangailangan ng nurse sa ibang bansa. Kung kaya't ayon nga sa mga nakausap din nating mga nurse, ang pagpasok nila sa larangang ito, sa kursong ito, ay dahil nga yung target talaga nila mag-abroad at hindi naman maglingkod dito sa Pilipinas. Pero nang buwaba
yung pangangailangan sa ibang bansa ay dito na sila naipon at yung iba napilitan na magtrabaho rito, pero dahil nga kulang pa rin yung kinukuha ng mga ospital ay talagang marami na lang sa kanila ay nagtrabaho sa mga call centers, Jessica. Maraming salamat, Rafi Tima.